isang mapagpalang araw ulit mga idol. So gagawan na natin ng moldura po ito. Bale precast molding po ulit yung gagawin natin at sa mesa po natin gagawin po ulit yung ating moldura. So ang magiging design po diyan sa taas ay ganito po. Yung magiging design niya. At sa bintana naman po, sa mga bintana, ay magiging ganito po yung magiging design niya. Yan, so silipin natin yung materials na gagamitin natin sa paggawa ng moldura. So gawin na natin dito yung 9mm na bakal natin. Kailangan po natin yan para matigas yung ating moldura. Yan. So ito po yung screen. Maglalagay po ulit tayo ng screen. Katulad ng mga naunang video natin sa paggawa ng precast molding. So ito yung pattern naman na gagawin natin. Itong magiging pag nangyari po yung ano, yung ating moldura ay magiging ganyan po yung design niya. Ito po yung pinakamalapit na design. Spanish gutter po ito. Ito na po yung Spanish gutter talaga na design. Unlike po ng mga nauna nating video na bilog po ito. Ito po talaga ay pinansin natin sa Spanish gutter molding. Yeah. So ito na po yung mesa natin. Sa mga nakasubaybay sa aming YouTube channel ay mga forma-forma lang po yung ginawa natin noon. Doon sa ano, sa Aritao, Nueva Vizcaya. So ito, ginawa na natin ito. Plinainer po natin ito para pantay na pantay siya. Yun o. Latagan na pinulit po itong ginamit natin. Pinabili natin na paglalatagan natin. Yung itong metal faring dito, ay magiging guide po natin ito para diretso na yung ano natin, yung moldura. So, subaybayan nyo po ulit yung paggawa namin ng precast molding sa mesa. So, yung gagamitin nating halo ay katulad din po ng mixture ito ng pangpalitada. Dito rin tayo sa dito rin tayo kukuha sa ginagamit nilang pangpalitada. Bale, pagsasabayin na natin itong dalawa, no, mga idol. Sana ay masundan nyo po ulit ito. Lalatagan muna natin ito ng halo saka natin lalagay yung screen. So ito na po yung screen. Thank you.
Yun, so halos mabuo na natin ano mga idol. Ayan. Simpleng design lang. Spanish type na molding. So ito, buo na yung rough nya. Pupuruhan na lang po natin ito. Lali, bubuhos lang natin yung puro dyan. Sasabay na natin pag nayaray natin yung kabila. So, gawin natin yung kabila. Video natin ulit pag pupuruhan na natin ito. A few moments later. Yan, so nai-rough finish na natin itong dalawa, no, mga idol. Yan, magkabilaan sila. Kung gagawin natin dito, pupuruhan na po natin. Dali, ibubuos lang natin yung puro dito, mga idol. Tapos, saka natin paradam ulit itong pattern natin. So, yung puro naman natin, pinimpla na natin dito sa may timba. Tapos, bubuos lang natin na ganyan. Saka natin padaan yung pattern natin. Yun, so eto na siya mga idol. Yan o. Diretsyong diretsyo. Yan. Dalawa po ito, yung magkabilaan. So pinat muna natin to ng diretsyo sapagkat sa taas lang naman po ito. Abangan nyo po yung mga susunod na videos natin kung paano natin i-45 naman po ito. Yung ibig ko pong sabihin ay ganito po kung paano natin i-pattern naman dito sa gilid ito itong ano natin itong pattern ng moldura natin sa mga bintana. Magkakaroon po tayo ng DIY naman sa ganon. So ito siya, ang kapal po nito, ang lapad pala ay 7 inches tapos yung kapal niya ay 5 inches. Medyo malaki po sapagkat sa taas natin lalagay po ito para kita yung mga kanto niya. Yan o, tapos tayo ng dalawa.
Pwede brush finish pala ito mga idol. Pinadaanan natin ng brush. So yan mga idol yung ating munting DIY ulit ukol sa paggawa ng ano ng moldura. Napaka basic po ito para sa iba lalo na sa mga gumagawa po ng press na ganito. So para po sa mga baguhan po ito. So dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.